Sa mga patuloy na nagtatanong tungkol sa OFW Pass na hindi daw makapag-upload ng visa, hindi daw makapag-login, lagi daw error, at naka-red yung verification or yung verified contract kahit nakapag-verified naman sila ng kontrato nila at kakauwi lang nila sa Pilipinas. At yung iba ay hindi pa rin nakakapag-download ng mismong DMW mobile app. Guys, sa ngayon ay nagsasagawa ang DMW ng system maintenance sa OFW Pass. Kasama na din dito ang patuloy nilang ginagawang pilot test run. Kaya asahan na ang mga problemang ganito. At huwag nyo na muna masyadong problemahin ang OFW Pass dahil gaya nga ng laging sinasabi ng Department of Migrant Workers at ng Polo ay allowed pa rin gamitin ang OEC at ang OEC exemption as exit clearance papunta or pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass. Paulit-ulit ko na rin itong nababanggit or nasasabi sa mga videos ko, pero guys, napakarami pa rin talaga ang nagtatanong. Ganito ang gawin nyo guys para maging updated kayo sa mga nangyayari sa OFW Pass or sa mga update nito ay araw-araw niyong bisitahin ang official Facebook page ng Department of Migrant Workers or ng DMW. Dahil halos araw-araw sila nagpo-post doon ng mga update tungkol sa OFW Pass or sa DMW mobile app. At doon lang din ako kumukuha ng mga update pati sa pag-email ko sa kanila. Kaya huwag na muna kayo masyado ma-stress tungkol sa OFW Pass dahil kapag okay na yan ay for sure ay popost yan ng DMW sa mismong Facebook page nila. At para sa mga karagdagang katanungan ay pwede din kayo mag-email sa kanila or mag-message sa kanilang WhatsApp account or WhatsApp number. And take note guys, hindi nyo kailangan ng OFW Pass kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Yan kasi ang akala ng karamihang OFW na kailangan nila mag-register sa OFW Pass dahil hahanapin or kailangan pauwi sa Pilipinas. Hindi guys, dahil ang OFW Pass just in case man kapag okay na ito, ay gagamitin ito kapag pabalik sa ibang bansa as documented OFW. Dahil nga ito yung ipapalit sa OEC or sa OEC exemption kapag fully operational na ito. At kahit lumampas pa yan ang August 31 na binigay na palugit ng DMW na hanggang August 31 na lang daw pwede gamitin ang OEC at ang OEC exemption. Huwag kayong maglala guys dahil hanggat hindi pa nga maayos ang OFW Pass or ang DMW mobile app, as long as meron kayong OEC or OEC exemption, ay hindi kayo ma-offload sa immigration. Dahil guys, hindi nyo naman kasalanan na hindi pa maayos or hindi kayo makakuha ng OFW Pass. At sa mga OFW naman na may mga problema sa kanilang PAPSBAM account or sa e-registration, ay pwede kayong sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan sa loob ng NAIA o kaya naman sa mga international airport kung saan kayo manggagaling pabalik sa ibang bansa. Dahil guys, may mga POA office dyan at bukas sila 24/7. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!